So yun nga no guys, nakikita nyo naman to, from Lazada dumating na siya. At sama-sama natin siyang buksan. Tingnan natin ha. Oh, ito nga siya guys. Isa siyang headphone. At ang tawag sa kanya ay ang Hunterspider B1. Ito yung version 1 ng Hunterspider. At sabi may colorful backlight siya. But hindi mo makokontrol yung mga ilaw na yun, kung ano yung maging kulay niya. It's just a random colorful lightings. Then yan, a lot of Chinese characters. Kasi nga guys, made in China siya. Then, pro gaming headset daw siya, sabi. At yun nga guys, bubuksan na natin tong Hunterspider B1. Ito nga guys, hinahin natin, ipa-manual. Some are Chinese, some are goldfish. Joke lang. Hindi ko maintindihan yung iba. Iba-ibang language. At ito nga guys, makikita nyo na yung laman. Ito talagang binili nating item. Yun, diba? Wow, ito siya guys. Solid. Wow, ito yun oh. Sabi nila, nabibend daw to. Hindi daw to basta-basta nababali. Ayan guys. Sturdy naman siya kahit plastic siya. Pero mukhang durable naman. Yan yung tinitingnan dito guys eh. Kung sturdy ba siya. Kung sa tingin nyo magtatagal yung plastic niya. Hindi siya yung matigas. Hindi rin siya yung sobrang lambot. Sakto lang. I think, ano to eh. Kasya sa kahit anong size ng head. Then, yung loob niya, metal. Yan, may tatak na Hunterspider. Then, ito yung mic niya. Nabababa, natataas. Yun yung pinaka gusto ko sa kanya guys. Kasi meron na kasi ako dito yung microphone, yung Fifine. Kaya hindi ko na masyado kailangan ng mic para sa headset or headphone. Ang maganda sa kanya guys, yung mic niya, ang ganda ng design niya. Kaya pinili ko to sa lahat ng Hunterspider. Kasi nga, napakasimple ng mic niya, ganun lang. In out, ganyan lang, up, down. Unlike sa ibang mic ng gaming headphones, eh parang nakalabas yung mic masyado. Pero hindi ko naman yung dinidisregard kasi nga, ginawa talaga ang gaming headphones para with mic ng kasama. Eh kung meron naman akong mic, eh mas gusto ko na lang yung simple lang katulad nito. Parang wala lang mic kapag hindi ko ginagamit o gustong gamitin. Ang advantage naman ng mga ibang headphones na gano'n na malaki yung mic, flexible na iikot papunta sa bibig. Eh para nga mas magamit nila yung headphones kasama ng mic. To kasi gagamitin ko lang siya as headphones as it is. Then maganda yung ano niya dito, yung foam niya dito. Leather siya pero malambot. Tapos meron din siya ditong indicators kung left ba to or right to. And meron ditong mga sulat. Then, isa pa sa pinakamahalaga guys, itong cord. Kung sturdy ba siya, kung tatagal ba siya. Sa tingin ko tatagal kasi maganda yung wiring niya guys. Parang may leather siya or cloth or something. At ito naman yung switch para sa volume tsaka mute. Kung gusto mong i-mute yung mic. At ito naman yung USB na to. Ay para dito sa mga ilaw nito, sa left and right niya. But, random color siya guys. At yung makokontrol kung anong kulay na gusto mo na lalabas dito sa mga to. At ayun nga, take note guys. Itong 3.5mm na to is para to dito. Ito, kasama siya dito. Ito yung splitter. Kasi nga guys, ito, pag sinaksak mo to dito, then doon pa lang magagamit to sa PC. Ito yung sa mic, ito yung sa may audio. Kasi ito guys, ginagamit to sa mga PlayStation, Xbox, as it is na. Saksak mo na lang. Then kung PC user ka, gagamitin mo to. Tsaka guys, whether na isaksak mo tong USB niya dun sa port ng PC mo o hindi, wala pa rin pagbabago sa sound. Hindi niya ma-amplify or hindi niya rin mas mabuboost, I mean, yung sound mo or sound quality mo, wala magbabago dun. Para lang to sa ilaw na to. So gagana pa rin yung headphones mo kahit hindi nakasaksak to o nakasaksak to. Ayan nga guys, sasaksak ko na siya. Ito na siya, gumagana siya. Wow, random yung kulay niya, di ba? O, di ba naging blue naman yan? Wow, what the f***? Grabe, ang lupit na to. Ang ganda ng itsura. Simple but terrible, man. Hindi siya sobrang laki. Hindi rin siya sobrang liit. Pero over the ear siya. Yun yung mahalaga dun, guys. Maayos. Hindi siya mabigat. Tapos, comfortable ako, guys. Lalo na dito, sa may foam dito sa taas. Parang memory foam. Yan o, oh, diba?
ganda. Hindi masakit sa tenga, hindi rin masakit sa ulo. So, pag matagal yung pag-games mo or nagmi-mix ka ng sound or nag-edit ka ng video, tingin ko, komportable pa rin yung paggamit mo kahit nakalagay lang to after many hours nung nakababad ka sa PC. Tapos, hindi agad ito pinagpapawisan. Naririnig ko pa rin yung background noise ko kahit nakalagay siya sa akin. Yung iba kasing headphones, pag nilagay mo na, hindi mo na marinig yung sound sa paligid. Nakabingi yung ganun kasi parang wala na marinig sa background. Pero astig din naman yung ganun, diba? Yung parang tinatawag yung headphone dreams. Yung pagka nakalagay na yung headphones sa tenga mo, may sarili ka ng mundo. Emotional. So yun nga, subukan na natin guys. Try ko lang ha. Play tayo ng malupit sa YouTube. Nga, play tayo ng malupit na kanta. Siyempre. Alright, anytime. Sa iyo mga mata nagmumula ang pag-asa na di na muling luluha pa at hindi na rin mag-iisa. Sa'yo lang nadama pagkat ikaw ang babaeng walang kaparis. Saan man ako mapagpad at ikaw lamang ang tanging binibini. Okay naman guys yung tunog niya. Kompleto yung bass, kompleto yung mid, kompleto rin yung treble. But, parang mahina. Oo, ako lang yun. Pero based on my observation, parang balance lang siya. Kasi sabi ng iba, para daw siya sobra daw sa bass. Pero anyways, yung tunog niya is decente. Parang balance lang. Unlike na sinasabi ng ibang nag-review nito, na more on bass daw siya na nilalamon niya na mid, treble and bass lang naririnig halos kasi nga hindi masyado manotis yung mid. Pero for me, ito parang ano lang siya, parang decente. Mid balance yung bass, balance yung treble, balance din yung mids. But parang medyo nahinaan ako. Unlike dito sa may in-play na old headphone ko na mag-goodbye na. Kasi may nanalo na. Then, ayun nga, try naman natin yung mic. At ayun nga guys, ito na pala ang sound check para sa ating microphone na kasama nitong Hunterspider B1. At ayun nga, sa nakikita ko habang nag-record tayo dito, I feel na parang mahina yung pick-up niya. Ayun nga, kayo na lang siguro humusga kung okay ba siya o hindi. Kumbaga, binayaran mo yung quality na bili mo. But, marirecommend ko siya as headphone lang. Kasi balance naman siya. Pero yung microphone, hindi ko siya marirecommend. So far, mas okay pa rin talaga ang condenser mic natin kasi nga iba siya sa ating nagamit na. At ito ay parang hindi pasado sa akin. But still, mas okay naman yung mic na to kaysa dito. Sa dito, diba guys? Ito mas okay naman siya, mas decent naman siya. Pero anyways, kahit ganito yung quality ng mic niya na hindi pumasa sa atin, pwede pa rin naman siya gamitin for homeschooling, Zoom meetings, chatting with friends, video calling with friends. Pwede rin siya sa pang game streaming, live streaming, any stream. Gagamit niya siya. Pero yun, sa mga meticuloso out there, hindi ito para sa atin. Hindi, meticuloso means nakagamit na kasi kami ng decent sound capturing device. Hindi ko naman sasabing pangit yung mic quality ng Hunterspider na to. But, ang sinasabi ko is, hindi lang talaga ito yung prefer ko na tunog para sa isang mic. And masasabi ko sa inyo guys na sulit ang 940 pesos nyo sa headphones na to. Kasi nga, napakalupit nito. Diba? Ayan o.
Try nyo na rin, pares ba tayo ng insight about this? Pares ba tayo ng reaction? Pares ba tayo ng mangha? Pares din tayo na disappoint at some point? Kung meron din kayong item na ganito, eh, comment nyo na rin yung review nyo about this one. And sana nagustuhan nyo itong review na to and matulungan ko kayo sa inyong pag-re-research dahil alam ko nag-re-research kayo dahil napunta kayo sa channel na to, sa video na to. Tama yung ginagawa nyo, mag-research muna kayo ng maraming beses bago nyo bilhin ang item na to. Pero as far as I know, nagbago na yung item na to. Unlike sa 2018 versions, earlier versions nito, hindi masyado na manage yung sound quality. But for this one, na-improve na nila guys. So please like, comment, share, and subscribe. Support Filipino vloggers. Like mo na rin para malupet. And share mo na rin para mas malupet. Comment mo na rin yung thoughts mo about this. And then, magkita-kita tayo ulit sa next video. Salamat mga Snapbox sa patuloy na pag-suporta at pag-aantay sa mga next uploads. Peace and goodbye!